Nang sumunod na araw ay masayang ibinalita ni Kentaro na nahirang sila para sa pagpapalawak ng gawa sa Civic Hall, at maaaring kontakin na sila ng munisipyo para sa pagsisimula sa susunod na linggo. Pagkabigay ni Kentaro ng mga listahan ng mga nomenadong kumpanya ay hindi makapaniwala ang manager sa balitang iyon at napatanong kung kasali ang Hokuto Construction sa mga nominado. Nang malaman na hindi kasali ay nagsalita si Mr. Aigo at sinabing hindi niya alam kung paano yung nagawa ni Kentaro, pero kung binigay umano iyon ni Handa, sa tingin ni Aigo ay hindi na makikialam ang Hokuto Construction. Dahil doon ay sinabi ni Mr. Aigo na siguraduhin ni Kentaro na alam ng mga iyon na balak nilang tanggapin ang trabaho, at ang unang dapat asikasuhin ay ang kontrata. Natutuwa si Takako para kay Kentaro kaya agad itong tumawag sa kanyang ama para sabihing huwag sirain ang mga pangarap ni Kentaro. Samantala, agad na kumilos si Kentaro upang bisitahin ang mga kumpanya na nasa listahan ng mga nominado. Halos lahat ay hindi makapaniwala sa oportunidad na nakuha ni Kentaro lalo na at baguhan pa lang ito. Kinabukasan ay ginanap na ang pagpupulong tungkol sa gawaing construction sa Civic Hall. Pagkatapos magsalita ni Kentaro ay nagtaas ng kamay ang lalaki na mula sa Shibahate Building Firm. Sinabi nito na hindi na nainonomina ng opisina ng lungsod ang kanilang kumpanya nitong mga nakaraang taon kaya hiniling nito na ibigay na lang sa kanila ang trabaho. Ngunit, hindi pumayag si Kentaro at sinabing ang bid na iyon ay nagpapakita ng kanilang kaseryosohan sa paggamit ng mga kontrata sa Kahoko City, kaya hindi niya hahayaang lumampas ang pagkakataong iyon anuman ang mangyari. Dahil doon ay sinabi ng lalaki na walang intensyon ang Hokuto Construction na isuko sa malaking kumpanya ang trabaho sa lungsod. Doon nila nalaman na ang Shibahate Building Firm ay suportado ng Hokuto Construction, kaya ayon sa lalaki ay magkakaroon si Kentaro ng sama ng loob sa mga tao sa munisipyo. Gayunpaman, sinabi ni Kentaro na wala siyang pakialam basta mananatili siya sa posisyon at hindi susuko. Nagulat ang ibang mga naroon at sinabing mabuti pa na umatras na lang si Kentaro, sapagkat wala na siyang ibang pagpipilian kung suportado nga iyon ng Hokuto Construction. Ngunit, nanindigan pa rin si Kentaro at sinabing sa kasong iyon ay kailangan nilang magsagawa ng maayos na pagbibid para walang reklamo. Ibinalita niya kay Mr. Aigo ang tungkol sa nangyari kaya napatanong ang matanda kung masaya ba sila ni President Kurokawa na iwan ang 3,000 empleyado na walang tirahan at dukha o hindi. Maghihintay na lang umano si Mr. Aigo at titingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Nang sumunod na araw ay pinagsabihan ng manager si Kentaro tungkol sa inasal nito, ngunit nagmatuwid ito at saka nagpatuloy muli sa trabaho. Nang makarating sa design department, tinanong ni Kentaro kung tapos na ang pag-estimate ng mga ito at sinabing kailangan nilang magmadali. Ngunit galit na sinabi ng isang lalaki na si Kentaro lang naman ang may gustong ipagpatuloy pa iyon sapagkat wala ng iba pa mula sa Yamato ang masaya sa ginagawa nito. Dahil doon ay napaisip si Kentaro habang pauwi na ito. Ngunit napukaw ang atensyon niya nang biglang magkagulo ang mga tao dahil sa sunog. Agad na nagmadali si Kentaro nang malaman na sa Meiwa Kindergarten nagmumula ang sunog dahil doon nag-aaral si Ryuta. Nang makarating sa paaralan ay agad na hinanap ni Kentaro ang anak pero nang malaman na naiwan iyon sa loob ay nagmadali itong pasukin ang silid. Saka pa lang ito nakahinga ng maluwag nang magkita na silang mag-ama, ngunit sinabi ni Ryuta na may mga kamag-aral pa siyang naiwan sa loob. Lakas loob na sinoong ni Kentaro ang apoy para iligtas ang mga bata habang iniwan muna nito si Ryuta sa baba. Habang nasa taas ay nirescue na ng isang bumbero si Ryuta. Patuloy na inaapula ng mga bumbero ang apoy hanggang sa talunin na ni Kentaro ang bintana dala ang dalawa pang bata na naiwan sa loob. Babalik pa sana si Kentaro sa loob pero sinabi ng bumbero na nailabas na ang kanyang anak. Naging laman ng balita sa dyaryo ang kabayanihan ni Kentaro bagay na hinangaan ng mga taga-design department kaya handa umano ang mga ito na tulungan si Kentaro para sa gagawing estimate para sa bid bagay na labis na ipinagpasalamat ni Kentaro. Sa naganap na pagpupulong, nagpahayag ng pangamba ang isang lalaki tungkol sa pagbangga nila sa Hokuto Construction sapagkat magiging masalimuot umano ang relasyon nila sa mga opisyal ng lungsod. May ilang sumang ayon na isuko na ang bid para sa construction sa Civic Hall, ngunit agad yung sinangge ni Hiroshi na taga-design department at sinabing ilalaban nila iyon. Dahil doon ay itutuloy ng Yamato Construction ang bid, bagay na hindi umano hahayaan ng Hokuto Construction kaya bumubuo ang mga ito ng plano para hindi makuha ng Yamato ang kontrata. Samantala, nang matapos na ang estimate para sa Civic Hall ay agad na pumunta si Kentaro kay Mr. Aigo para ipakita iyon. Ngunit doon ay sinalubong siya ng isang mamamahayag na si Imai para sa isang interview tungkol sa kabayanihan nito sa naganap na sunog para sa lokal na balita. Pero hindi ito pinansin ni Kentaro at sinabing ginawa niya lang naman ang tama at saka umalis.
Dahil doon ay inalok na lang ni Imay na siraan ni Mr. Aigo ang Hokuto Construction para umano manalo ang Yamato, ngunit tinanggihan yun ni Mr. Aigo at sinabing hindi niya gusto ang ganong pamamaraan ng pagkapanalo. Hindi na nagtagal pa doon si Imay, at pagkaalis nito ay agad na tumawag si Mr. Aigo sa design department upang ipabago ang estimate at dagdagan pa umano ng 2 milyong yen kung gusto ng mga itong manalo. Dahil bukas na ang bid ay nagmadali na ang mga itong kumilos para baguhin ang estimate habang napasugod naman si Kentaro kay Mr. Aigo para questionin iyon. Tumawa lang si Aigo at sinabing hindi rin naman nila maipapanalo ang bid. Kinabukasan ay natapos na ng team ang estimate kaya agad na mga itong ginising si Kentaro na hindi na rin umuwi kagabi. Bago ang itinakdang oras ng bid ay naging usap-usapan ang Yamato sa loob ng munisipyo. Sa isang tabi ay mapapansin naman ang mga taga Hokuto na may nakahandang plano at si Mr. Handa ang pakikilusin nila. Maya-maya pa ay nag-umpisa na ang bid. Habang isa-isa nang naguhulog ng papel ang bawat representante ng kumpanya ay sinambit ni Mr. Aigo na hindi sila mananalo bagay na ipinagtaka ni Kentaro. Pagkatapos makapaghulog ng lahat ay isa-isa nang binanggit ni Mr. Handa ang halaga ng bid ng bawat kumpanya. Nagulat ang iba nang marinig na ang Yamato Construction ang may pinakamababang bid, kaya natutuwa ang ilang taga-design department dahil may pag-asa silang manalo. Ngunit, napansin ni Kentaro na nakangisi pa rin ang lalaki na mula sa Shibahate Building Firm kaya inisip ng mga ito na baka mas mababa pa sa kanila ang bid ng mga iyon. Nang banggitin na ang bid ng Shibahate ay nagulat ang lahat dahil mas mababa lang iyon ng 360 yen kumpara sa Yamato. Dahil doon ay ang Shibahate ang nanalo at nakakuha ng kontrata para sa construction sa Civic Hall. Aalis na sana ang iba nang biglang magsalita si Mr. Aigo. Sinabi nito kay Mr. Handa na ipakita sa kanila ang listahan na binasa niyon, sapagkat napansin ni Mr. Aigo na natarante si Handa nang iaanunsyo na nito ang bid ng Shibahate. Dahil may itinatago ay hindi na mga iyon hinayaan na makita ng mga taga-Yamato ang mga papel. Ngunit hindi nagpapigil si Kentaro na malaman ang totoo hanggang sa sumabog ang mga papel na hawak ni Handa. Doon na nila nalaman na blanco ang papel ng Shibahate. Dahil sa kahihiyan ay sinisi ng lalaki si Mr. Handa bagay na hindi nagustuhan ni Kentaro. Gayunpaman pinigilan ito ni Mr. Aigo at sinabing hindi nila dapat pag-aksiyahan ng panahon ang taong tulad yon. Dahil sa nangyaring eskandalo ay mabilis iyong kumalat sa balita kaya kinausap ng nakatataas na si Yamagane si Kuramoto ng Hokuto Construction na ayusin ang problema upang hindi sila madamay sa kahihiyan bilang suportado niya ang mga iyon. Samantala, papasok na sana si Kentaro sa trabaho nang makatanggap iyon ng tawag mula kay Misuzu. Napanood ni Misuzu ang balita kaya pinaalalahanan nito si Kentaro na mag-ingat sa Hokuto Construction sapagkat sigurado ito na maghihiganti ang mga iyon. Ayon umano sa isa sa mga suki ni Misuzu ay may koneksyon ang mga iyon sa Yakuza Tenpo Group. Ngunit dahil mahuhuli na sa trabaho ay ibinaba na ni Kentaro ang telepono bagay na ikinainis ni Misuzu. Samantala, pagkatapos makipag-usap ni Mr. Aigo sa Tape Construction tungkol sa posibleng pag-atake ng Hokuto ay nakatanggap sila ni Ryuta ng package. Inisip ni Mr. Aigo na galing iyon sa kanyang anak kaya agad niya iyong binuksan. Ngunit, isang malakas na pagsabog ang naganap dahil bomba pala ang laman ng package sa halip na pagkain. Nang marinig ang pagsabog ay agad na tumakbo ang mga empleyado papunta sa opisina ng presidente, at doon ay natagpuan nila ang walang malay na si Mr. Aigo na agad namang isinugod sa ospital. Samantala, habang kumakain si Ryuta ay ipinakita ni Mrs. Aoba ang natanggap niyang package kanina kaya gusto na agad iyong buksan ng bata. Habang naghihintay sa ospital ay sinabi ni Takako na baka may kinalaman iyon sa naganap na bid. Doon naalala ni Kentaro ang sinabi kanina ni Misuzu kaya agad itong tumakbo sa payphone para tawagan si Mrs. Aoba. Ngunit bago pa man niya iyon makontak ay nabuksan na ni Ryuta ang package na naglalaman ng 3D na litrato. Nang magring ang telepono sa bahay ay napatakbo si Ryuta at kasabay ng pagsara ng libro ay ang malakas na pagsabog. Nagmadali si Kentaro na umuwi at agad namang sinundan ni Takako dahil sa pag-aalala rin sa bata at sa kanyang ina. Sa ospital na nila inabutan ang dalawa. Humingi ng tawad si Kentaro at sinisi ang sarili sa nangyari. Nakaligtas si Ryuta habang inoperahan naman si Mrs. Aoba dahil sa pinsala. Matapos matanggap ang balita mula sa doktor na nakaligtas naman si Mrs. Aoba ay sinabi ni Kentaro na uuwi muna siya para kumuha ng damit na pamalit ng dalawa. Hindi pa man nakakaalis sa ospital ay nakatanggap si Kentaro ng tawag mula kay Mr. Aigo kaya napaluha ito dahil sa wakas ay maayos at ligtas na rin iyon. Pagkababa sa bus ay nakita ni Kentaro ang lalaki na mula sa Hokuto na agad niyang pinaratangan na siyang nagpadala ng bomba kahit wala pa namang ebidensya.
Habang hawak ni Kentaro ang kwelyo ng damit ng lalaki ay nakiusap ito na huwag sa harapan ng kanyang anak. Pagkabitaw ay sinabi ni Kentaro na ayaw nilang masaktan ang mga bata pero sa anak niya ipinadala ang bomba, kaya oras na mapatunayan ni Kentaro na kagagawan nga iyon ng lalaki ay hindi umano niya alam ang magagawa niya dito. Namuka ng bata si Kentaro na siyang nagligtas sa kanya noon sa sunog sa paaralan, bagay na ikinagulat ng lalaki kaya napaluhod na lang ito sa kanyang nalaman. Dahil doon ay umamin ang lalaki kay Kentaro. Ibinunyag nito na narinig niya mismo ang usapan ng presidenteng si Kuramoto at ng pinuno ng General Affairs na si Ishiguro, pati na rin ng pinuno ng Yakuza Tenpo Group na nakabase sa Kahoko. Walang duda ang lalaki na ang mga iyon ang nagpadala ng mga bomba. Ang katotohanan ay hindi na kinaya ng lalaki ang kalakaran ng kumpanya kaya nagbitiw na umano ito sa posisyon niya doon. Taos puso rin itong humingi ng paumanhin sa harap ni Kentaro. Pagkatapos ng nalaman ni Kentaro ay tumawag ito kay Shina upang humingi ng pabor na tipunin ang mga dating miyembro ng Hasyu League at dalhin ang mga iyon sa Kahoko. Humingi si Kentaro ng tawad kay Akimi dahil hindi niya nabantayan ang anak nila at kasunod yun ay ang paggawa niya ng resignation letter. Nagbihis siya ng kanyang dating pananamit dahil para sa kanya kung ang pagiging empleyado ay nangangahulugang kailangan niyang kumilos ng maayos sa ganoong klase ng sitwasyon ay aayaw na lang siya. Pagkatapos matanggap ang tawag ay agad na kumilos ang mga dating miyembro hanggang papunta sa Kahoko para kay Kentaro. Nagtipon sila sa isang lugar at doon pa lang ay humingi na agad si Kentaro ng paumanhin sa bawat isa dahil sa biglaan niyang pagpapatawag. Gayunpaman, nakahanda ang mga iyon para tulungan siya. Hindi nagtagal ay kumilos na sila. Nahati ang nasa 5,000 katao sa dalawa, ang kalahati ay patungo sa munisipyo, habang ang iba naman ay patungo sa gawing timog. Mabilis iyong kumalat sa balita dahil miski ang kapulisan ay walang magawa dahil sa dami ng bilang ng samahan. Nakarating sa chairman na kasalukuyang nakabantay kay Aigo ang tungkol doon. Narinig naman ni Mr. Aigo ang balita kaya tumakas ito sa silid kahit nasa critical pang kondisyon ang katawan. Sinugod ng gang ang harapan ng opisina ng Kahoko City habang ang iba naman ay sa harap ng gusali ng Tenpo Group. Dahil sa dami ng mga kasamahan ni Kentaro ay hindi na malaman ng isang tauhan ang kanilang gagawin. Doon na binuksan ng pinuno ang drawer na naglalaman ng baril. Ipinag-utos ni Kentaro na pasukin nila ang gusali. Ngunit bigla silang hinarang ni Mr. Aigo at sinabing itigil nila iyon dahil kung itutuloy yun ni Kentaro ay wala na rin itong pinagkaiba sa kasamaan ng mga iyon. Tumating na roon ang mga pulis upang arestuhin si Kentaro nang biglang bumagsak si Mr. Aigo. Natauhan na si Kentaro at naisip na tama nga si Mr. Aigo kaya sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na ititigil na nila iyon. Samantala, sa labas ng kumpanya ay nagprotesta ang mga tao para maipasorya na umano ang Yamato Construction dahil sa dulot nitong kaguluhan. Pinagbabato pa ng mga ito ang bintana ng gusali sa kagustuhan na harapin sila ng presidente. Kinwestiyon naman ni Mr. Mita ang chairman kung mananatili pa rin ba ito sa pagprotekta kay Kentaro pagkatapos ng nangyari. Bagaman may matinding dahilan si Kentaro kung bakit iyon ginawa ay hindi pa rin umano iyon tama para sa nakararami ayon kay Mr. Mita. Muli ay nagtanong siya sa chairman kung handa ba ito na maghirap kasama si Kentaro. Hindi agad nakasagot si Mr. Yamato pero ipinaliwanag nito ang kanyang panig at sa huli ay sinabing tutulungan nito si Kentaro sa mga dalahin yon at sabay nila iyong babalikatin. Sumang-ayon din si Kurokawa sa chairman kaya napagdesisyonan ni Mr. Mita na tulungan ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya para mailigtas ang kumpanya. Pagkatapos ay tumayo si Mr. Mita para makipagkita kay Yamagane. Sa kulungan, dinalaw ng chairman si Kentaro at pinangaralan ito dahil ayaw niya na gumawa pa ulit ito ng kabalbalan dahil may pakialam siya kay Kentaro. Hiningi ni Mr. Yamato ang pangako ni Kentaro na hindi na muli ito makikipag-away. Naiyak na lang si Kentaro dahil hindi pa rin siya pinabayaan ni Mr. Yamato at saka nangako. Naiyak na rin ang chairman sa tuwa at sinabing anak niya si Kentaro. Samantala, nagharap-harap sa isang pagpupulong ang apat at doon sinabi ni Mr. Mita kay Yamagane na hindi sila ang nag-set up ng mga balita sa Kahoko Construction News. Pero kung patuloy umano itong gagawa ng problema para sa Yamato, isisiwalat nila kung sino ang utak sa likod ng Hokuto Construction. Kinabahan si Yamagane dahil baka ituro siya ng mga iyon, lalo na nang sabihin ni Nakamura na isa na lang siyang ordinaryong matanda oras na maalis siya sa pwesto. Isa pa ay ipinaalala sa kanya ni Misuzo noong tinulungan siya nito noon na huwag maalis sa pwesto matapos siya noong pag-alitan ni Mr. Kuroda. Alam ni Yamagane na nagkunwari lang noon si Misuzo na umiiyak para makuha ang atensyon ng galit na si Mr. Kuroda at mabawasan ang galit niyon sa kanya. Dahil doon ay pumayag na si Yamagane at sinabing nagpa siya na ang Hokuto Construction na mag-liquidate at lahat ng sangkot sa city office ay natanggal na sa trabaho.
Inakala umano ng mga iyon na kaya nilang gawin ang gusto nila dahil nasa likod nila si Yamagane. Ihahanda na ni Yamagane ang mga hakbang sa Kahoko City at sa Ministry of Construction at sisiguraduhin niyang hindi pakikialaman ng mga iyon ang Yamato Construction. Sa korte, dahil sa salang paglabag sa batas, pagbuo ng ilegal na grupo ng gang para sa layuning magdulot ng kaguluhan sa lipunan, at ang paggawa ng mga mararahas na kilos na hindi maaaring ipawalang bahala ng basta-basta, si Kentaro ay hinatulan ng 6 pagkabilanggo na may 1 pagpapaliban ng pagpapatupad. Kahit papano ay natuwa ang mga kasamahan ni Kentaro, at lubos itong nagpasalamat sa loob ng korte. Pagkalabas niya ay pinalakpakan siya at masaya siyang sinalubong ng anak niyang si Ryuta.